Assalamualaikum mga lods. So, nandito pa rin ang inyong lingkod. It's your boy Butch na nababalik para sa isa na namang napakabuluhang vlog. Ngayong araw naisip ko kumain dito sa isa sa mga pinakapaborito kong kainan dito sa bansang Qatar mga idol. Nandito ako ngayon sa Marhaba, Istanbul. Ayan. Malimit akong kumain dito lalo na pag ganitong oras. Mag-aalas 2 na ng madaling araw kakatapos lang ng duty ko. Ayoko nang magluto at ayoko na rin kumain muna ng rice. So, isi-share ko sa inyo yung malimit na kinakain ko kapag mga ganitong oras na tamad na akong magluto. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung pangkaraniwang kinakain ng mga kagaya nating expat na kagaya nating mga pangkaraniwang empleyado dito sa bansang Qatar. So, samahan nyo ako at papakita ko sa inyo pinaka the best na grill chicken dito sa Qatar. Let's go! Bibigyan ko lang kayo ng pasulya. Sa iba ba yan eh? Yung grill na chicken. Yung kalahati ito na manok, top grill nga na chicken, ayan. Sinaserve nila ng ganito, may Arabic pickle, may grill na sibuyas, tapos salad nila, tapos ito, pinaka-tabes, garlic mayo, ayan. Natutunan lang din ako paano kainin ito eh. Dati hindi ko talaga alam kung paano simulan dahil nga napakalaki, kalahati yung manok, tapos may mga ganito. Pero ako mas gusto ko siyang kainin na sa ganitong paraan. Nirarap ko siya, ayan. Nirarap ko na parang shawarma, tapos dinidip ko dito. So, ito na, ang unang kagat natin. Tapos, siyempre dapat may chili. Ito. Kain, bismillah. Also, pickle ha? Yeah, please. Thank you. So, spicy? Aywa. Chili. Chili. Nanini tayo ng pickled chili. May perfect yun para dito. Alam nyo guys, magkalat dito. Hindi lang dito actually sa Middle East. Kahit nung nasa Dubai pa ako. Ang daming kainan na ganito. Pero pag kapag grill na talagang pinag-uusapan sa lahat ng mga Arabic food. Kapag grill na pinag-uusapan. Thank you bro. Ayan. So, humingi tayo ng chili pickle. So, kapag mga Arabic food na yung pinag-uusapan, lalo na't mga grill, pinaka-nangunguna sa lahat talaga is yung Turkish grill sa lahat. Kaya kapag nasa Middle East kayo, sa gitnang silangan, itry nyo sa mga grill na restaurant. Una ninyong hanapin yung mga Turkish na grill. Hindi kayo magsisisi mo, plugs. Kaya nga pala, mas tinatangkilig ko itong Marhaba, Istanbul. Ayon sa mga staff nila, sila yung nauna dito sa Qatar na magtayo ng mga ganitong restaurant na Turkish resto. Na originally sa kanila yung shawarma, di ba? Tsaka yung mga ganitong grill. Na ano lang talaga ako dito sa pagkain na to dahil
hindi ito malibit matikman sa Pilipinas eh. Kaya na, hanggang ngayon, na-amaze pa rin ako sa pagkain ito. Unang-una, yung manok, hindi siya dry. Freshly grilled na isa-serve nila sa iyo na may ganitong tinapay, pickle. Diba parang ang sarap, naisip ko na itong gawin sa Pilipinas eh. Parang napakasarap i-business nito sa Pilipinas sa totoo lang. Dahil napapansin ko sa Pilipinas, ang daming nati-explore ng mga kainan, nag-i-explore ng mga bagong putahe. Diba? Napakasarap nito sa Pinas, lalo na fresh yung mga manok natin sa Pilipinas, tapos charcoal grill. Yeah. Ayun. Guys, sa mga nandito sa Qatar, i-comment, mag-comment lang kayo kung ano yung mga trip ninyong kainan, lugar, para masubukan din natin kung inshallah, pag may time tayo, tatry kong pasyalan ng mga yan. Guys, lalantakan ko muna to. Tama na muna yung mahabang paliwanag ang pa. So, let's go. Maraming kainan ganito lalo na sa parting Al-Saad at Bin Umran. Pero since nandito yung accommodation ko sa Al Rayyan, unang try ko pa lang dito. Last 3 years ago. Fully. Siguro kung nagbablog na ako nun, malamang ang dami ko ng video patungkol dito. Tignan nyo guys, oh. Breast part ko pero hindi siya dry. Ay, nako. Sira diet, sira. May isa lang akong hinahanap-hanap dito. Yung isang brand nito, hot sauce na ginagamit nila, ito Crystal yung pangalan. Yun yung masarap na hot sauce, pero ito hindi, no good siya, ekis siya para dito. Yung Crystal mas masarap pa sa Tabasco, local hot sauce yun dito. So I think Saudi Arabia yata yun. Ito nyo naman. May karne pa. Ubus ko na yung tinapay. Para maging balanse. Hindi na maumay. Pickled chili. Gusto nyo yung kumar. Sos mariosa. Gusto niyo yung marimar. Ay,
Excuse me. Siyempre. Chili. Another green na chili. One day talaga, one day sa araw. One day sa araw. Sana, 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 inshallah. Makapagpatayo tayo ng ganito. Balang araw sa Pilipinas. Pag nakuha ko yung recipe nila. So ayan, ito na yung finished product. Finished product. Hindi talaga ako magsasawang kumain dito. Disclaimer lang mga lads, hindi ako binabayaran na itong marhaba para gawin itong video na ito. Naisipan ko lang gumawa dito dahil nakapangako ako sa inyo mga idol na pipilitin kong gumawa ng mga ganitong video patungkol sa mga pagkain dito. So, ayan. Thank you, bro. Ang bilis ng oras. Mag-alas 2:30 na. Paglalakad pa ako. Dito lang naman yung bahay ko. 10 minutes walk. So, muli. Ako nga po pala ang inyong lingkod. Butch TV na palaging nagpapaalala. Hindi pa tapos ang pandemic, mga idol. Lagi pa rin magdala ng face mask. Lalo na pala dito sa Qatar. Kanina, kumakain yung kasama ko dun sa shop. Dun kasi yung trabaho ko. So, natapos na siyang kumain, nakalimutan niyang isuot yung kanyang face mask. Lumapit yung police, kinuha yung kanyang ID. Kaya, mga kabayan ko na nandito sa bansang Qatar, mag-ingat po kayo palagi. Palagi nyo suotin ang inyong mga face mask, protection na rin para sa ating mga sarili. So muli, maraming salamat po sa patuloy na suporta sa aking Mumuntong channel. God bless. Ingat.